feeling nagkaroon tayo ng series ng prayer dito sa 1 Samuel chapter 1 and chapter 2 sa buhay ni Hannah. So feeling na tayo po ay makapag-aaral po sa panalangin. Napakalaga po ito. Dahil si Hannah, alam natin na siya po'y puno ng problema, kalungkutan, sakit ng loob. Ngunit nagawa niya ang panalangin. At ang kanyang panalangin ay mabunga. Ito ay tinugo ng ating Panginoon. Chapter 1, chapter 2, muna babasahin natin ngayon ang chapter 1, verse 9 to 13 para po sa ating panimula. First Samuel chapter 1, verse 9 to 13, ganito ang sabi. Tumindig si Hannah pagkatapos na sila'y makakain at makainom sa selo. Noon, si Eli na pare ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Si Hannah ay labis na napagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya ay gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong tinignan ang pagdurusan ng iyong lingkod, at alalahanin ako at hindi kalilimutan ang iyong lingkod. Kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod na anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Habang siya patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Hannah ay tahimik na nananalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Kaya inaakala ni Eli na siya ay lasing. Itong salita ng Panginoon, tayo nalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa gabing ito. Muli kami po ay makipagtagpo sa inyo. Ayon po sa iyong biyaya. Bilingin niyo kami na magandang panahon at kalusugan upang makapananamin sa iyong harapan. Kami po'y makahiling ng aming pong pangangailangan para po sa aming pagsamba at sa panalangin sa iglesia at mga kapatiran. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming pananalangin. Huwag kaming hayaan na inyo pong nakamihayaan sa aming kailangan at kakayanan. Nihingin namin ang inyong patumbay, ang inyong banal na espiritu na kami po ay patibay kalakasin sa aming pong pananalangin. Pagpalaan niyo rin po ang mga salitang ito na aming pong pagbubulay-bulayan. Ito po'y makapagdagdag kaalaman ng aming pong panalangin kay Dino sa inyo. Pangalang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Natingnan natin ang mga panalangin ni Hannah at mayroong pitong panalangin ito na ating pong pag-aaralan. Ano-ano ang mga panalangin ito? Una, ang taimtim na panalangin ni Hannah. At ikalawa, ang puno ng kirot na panalangin ni Hannah. Ikatlo, ang puno rin ng pangako sa panalangin ni Hannah. Pangapat, ang pagpapatuloy ng panalangin ni Hannah. Panlima, ang pananampalatayang panalangin ni Hannah. Panganim, ang tapat na panalangin ni Hannah. At ang pangpito, ang katuparan sa panalangin ni Hannah. Yan po yung ating pag-aralan sa mga susunod na Miyerkules. At ngayon, gabi ito, ating unahin yung pong taimtim na panalangin ni Hannah. Taimtim na panalangin ni Hannah. Now, dito po sa 1 Samuel chapter 1, verse 2, chapter 1 and chapter 2, dito lamang nabanggit ang katauhan ni Hannah. At siya ay sa asawa ni Elkanah at mayroon siyang karibal na ang pangalan ay si Penina. Si Penina ay may mga anak. Siya masaya, ngunit itong si Hannah walang anak at yun ang dahilan ng kanyang pagkalungkot. Bagamat itinuri ni Elkanah na si Hannah ang kanyang minamahal na asawa at unang asawa, isang pagkalungkutan ni Hannah, mayroon siyang karibal. Pero pinakita rito sa verse 4, ganito ang pagkakasabi. Kapag dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahandog, kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak
na lalaki at babae. Ngunit, si Ana ay binibigyan niya ng dobling bahagi sapagkat minamahal niya si Ana. Kahit na sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. So, makikita natin, mahal ni Elkana itong si Ana, pero may karibal. May karibal. Kaya dito magsisimula yung panalangin ni Hana na kung saan makapagbibigay sa atin ng mga leksyon din sa ating mga panalangin. At may paniniwala na Psalms chapter 2, ito ay salmo ni Hana. Yung mga paniniwala ng mga scholars. At si Hana ay isang propetesa din dahil sa po ay nagpahayag ng mga darating na panahon. At yan ay matatalakay natin sa chapter 2. So narito ang panalangin ni Hana. Sa verse 6 to 13, ang taimtim na panalangin ni Ana. Paano tayo mapanalangin ng taimtim? Ano ang mag-uudyok sa atin kung bakit tayo makapanalangin ng taimtim? Kasi kuminsan, ang panalangin natin, eh, kahit ginagawa natin, inaantok tayo, nananalangin tayo, hindi ito taimtim. Hindi tayo nakatityak kung ito'y pinapakinggan ng Panginoon. Pero kung taimtim tayo nananalangin, alam natin na ito'y nakikita at narinig ng ating Panginoon. So una, makita natin sa tatlong bahagi ang taimtim o pagka-taimtim ng panalangin ni Hana. Una-una, naging taimtim ang panalangin ni Hana sapagkat siya po ay nagmula sa malubhang kalagayan. Ang kanyang kalagayan, sobra po ang lubha talaga dito. Mapapansin natin sa verse 6, siya po ay nasa ilalim ng pasakit. Sapagkat ang sabi, siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Yung kanyang pagkabao, ginagamit ni Penina upang siya ituksungin, inisin siya dahil siya po ay walang pakinabang. At alam naman natin sa Old Testament, sa kanilang panahon, kapag kayo bao, ay parang ka nasa sumpa ng Diyos, sinarhan ang iyong bahay bata. At dahil dyan, araw-araw, tinutukso, iniinis ni Penina, itong si Ana. At hindi natin na mapigilan na sabihin natin na siya talaga ay malungkot na malungkot. At ang sabi sa verse 7, gayon ang nangyayari taon-taon. Mayroon mo taon-taon kapag sila ay sumasamba, ginagawa ito ni Penina. Taon-taon siguro, may anak na naman siya. Nakikita, pero si Hana ay walang anak. At sabi, gayon ang nangyayari taon-taon, tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon, ay ginagalit niya si Hana. Kaya si Hana ay tumangis at ayaw kumain. Matindi ang kanyang kalagayan. So yung katigatan ng kanyang puso, ito yung nag-uudyok sa kanya upang lumapit sa Panginoon sa taimtim ng pananalangin. Wala siya mang matakuan. Sabagat, isa pa doon, alam ni Hana na siya po'y sinarahan ng kanyang sinabukunan para hindi siya makaanak. Dalawang ulit na binanggit ito, verse 5 and verse 6, yun ang dahilan ni Hana. Kaya siya'y sobra ang kanyang kalungkutan, iniinis at ginagalit pa siya ni Penina. Kaya ito ang naging sanhi ng kanyang malubhang kalagayan. Sa tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon, galit at inis lamang at kalungkutan. Pero wala tayong nakita siya ay nalulungkot sa Diyos o nagrereklamo sa Diyos. So sa labis na kabiguan nitong si Hana, eh pati asawa niya, problema pa rin niya. Ang sabi sa verse 8, ito yung sabi sa verse 8. Sinabi ni Elkana na kasarantan niyang asawa, Ana, bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako'y higit pa sa iyo kaysa 10 anak? Itong si Elkana, hindi niya nakukuha ang damdamin itong si Ana. At sa aking paniniwala rito, sila'y kinasal ni Hana, pero hindi sila nag-anak, kaya kumuha ng ibang babae itong si Elkana. At ngayon sinasabi pa niya, bakit ka umiiyak? Siyempre, iiyak talaga ito dahil meron siyang kalibal.
At maliban pa ron, may mga anak. So, ang alam talaga ni Hannah, ang pag-ibig at pagmamahal ni Elkanah ay nandun lang kay Penina at ginagalit pa siya. Sobrang lungkot nito, mga kapatid. Tignan na lang sa buhay natin. May mga problema tayo, tapos mayroon pa mga tao nag-uudyok sa atin, nagunuso sa atin, nagbiglo sa atin, lalo tayo nasasaktan, lalo nasusugatan ang ating puso. Ngayon kung ikaw ay hindi mananampalataya, aba, galit ang ilalabas mo. Paghihigandi ang ipapakita mo. Pero si Hannah hindi. Ang kanyang kalagayan, naging sanhi ng kanyang taimtim na paglapit sa Panginoon upang siya'y manalangin. Kaya ang prayer ni Hannah talaga namang marugto, buong puso, taimtim na taimtim, ang sabi sa verse 9. Tumindig si Hannah dahil wala siyang magawa sa kanyang kalibata, sa kanyang asawa. Pagkatapos na sila'y makakain at makainom sa sielo, at noon si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi sa bituan ng templo ng Panginoon. At si Hannah ay labis na napagabag at nananalangin sa Panginoon. Kaya mapansin natin, ang babaeng ito isang leksyon sa atin na imbis na tayo maggalit, imbis na tayo ay magwala dahil sa kamalasan natin na alam natin hindi tayo pinagbabala ng Panginoon, ito alam ni Hannah, sinarahan ang kanyang sinapunan. Pero imbis na siya ay magalit o panghinaan ang loob, lalo pa siyang lumalapit sa Panginoon at taimtim na nananalangin. Dahil sa kalubhaan ng kanyang kalagayan, ay ito yung aral sa atin. Imbis na tayo ay magmukmok kung mayroon tayong problema, kung mayroon tayong kabigatan sa buhay, mayroon tayong kamalasan, halugi tayo, natanggal sa trabaho, o anuman, napakalaga na tayo ay lumapit sa Panginoon. Gamitin natin yung kalagayan nating maluba na siyang mag-udyok sa atin upang tumawag ng taimtim sa ating Panginoon imbes na tayo ay gumawa ng sarili nating aksyon. Kaya ito ang manalangin ni Hannah na taimtim dahil sa kanyang kalagayang lubhang kabigatan. Ikalawa, taimtim ang panalangin ni Hannah dahil ang lakas niya ay tanging sa Panginoon. Wala siyang makuhang lakas sa kanyang asawa, wala siyang makuhang lakas sa kanyang kalibal sa mga tao ito, kundi panunungso. Si Elkanah naman hindi niya binibigyan ng pansin ng damdamin ng kanyang asawa, at totoo ang asawa, kundi pinapagalitan pa. Pero taimtim itong si Hannah, kaya ang lakas niya ay sa Panginoon. Verse 10, si Hannah ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Yung kanyang kabigatan ng puso, kapaitan ng kanyang kalagayan, kalungkutan sa kanyang mister, ito yung nagpudyok sa kanya na lumapit sa Panginoon. Yun ang lakas niya. Taimtim siya nananalangin dahil ang kalakasan niya ay tanging ang Panginoon. At ang sabi sa verse 11, siya'y gumawa ng ganitong panata. Kung hindi Panginoon ang kanyang kalakasan, hindi siya gagawa ng panata. At ito'y namananta si Hannah. Sabi niya, O Panginoon, ng mga hukbo, kung tunay na iyong titignan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at alalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakabakuban ang iyong lingkod ng anak na lalaki. Akin ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-angit na daraan sa kanyang ulo. Tingnan nyo, yung kanyang taimtim na panalangin, talaga namang binanggit niya kung ano yung kahilingan niya. Walang pag-aalinlangan, punong-puno siya ng pananampalataya ng Panginoon ang kanyang lakas sa panalangin. Yung kahilingan, anak na lalaki. Hindi niya sinabi, bigyan mo ko ng anak, bahala ko ang babae at lalaki. Pero tinungkol niya, particular talaga, lalaki.
Ganun kataimtim ang panalangin ni Hana. So sa kanyang bagbag na puso, mga kapatid, kalakasan niya ay Panginoon sa panalangin. Sa Panginoon na kanyang tagapagligtas. Alam niyo, yung pamamanata sa lumang tipan, tinatanggap ng Diyos ito. At ang pamamanata, ito'y kalakasan ng mga taong walang matakuhan, kundi ang mamanata sa Panginoon. Sapagkat alam nila na ang Diyos ay mahabagin at matulungin. Kaya itong si Hana, namanata siya sa Diyos sa Versalita. Ang kanyang kahilingan naman, kung siya'y kakalingain ng Panginoon sa verse 11. Kung siya'y kakalingain, natignan ang kanyang pagdurusa, na alalahanin siya at hindi kalilimutan. Yun ang kanyang panalangin. Grabe, bigat ng kanyang mga binibitiwang salita. Positibong-positibo siya sa kanyang panata. Na kung siya'y pagkakalooban ng anak na lalaki, kanyang ibibigay siya sa Panginoon. Yung lakas niya sa Panginoon na siya tumitingin sa kanya, siya rin ibabalik niya rin sa Panginoon. Sa ating misa pagtali na lang nalangin, gusto natin atin lang. Pero ano naman yung ibabalik natin sa ating Panginoon? Kahit naman sa ating buhay, sa ating mga natatanggap na pagpapala, binabalik lang natin yung katiraso sa Diyos. Yun ang kailangan ng Panginoon. Eh. Na kung pinagpapala tayo, ibalik lang natin yung para sa Kanya. Pagpalain din ng Diyos, pagpalain natin ng Diyos sa ating mga pagpapala na natatanggap sa Kanya. Nalulugod ang Diyos sa ganong pamamaraan ng Kanyang mga anak. Sapagkat kinikilala niya, kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng ating pagpapala. At ganito si Hana, ibibigay niya sa Panginoon sa lahat ng araw ng buhay ni Samuel. Alam natin si Samuel ang kanyang anak. At ang sabi, walang pang-ahi na daraan sa kanyang ulo. Meaning to say, itinalaga niya pati lamok, hindi niya pinadadakuan ito dahil ito ay ihahandog niya sa Panginoon. Ito rin ay lumalawan din sa ating paghandog, yung ating mga tithes. Dapat buo talaga yun. Na walang kapintasan. Walang pang-ahi na daraan sa ulo. Buong-buo yung ating ikapo sa Panginoon. Sapagkat yun ang hinihili ng Panginoon sa atin. Nasabi lang, ikapo ay batas. No? Bago pa lamang bumaba ang batas, ang mga tao ng Diyos na kumikilala na siyang pinagmulan ng pagpapala, ibinibigay na ang nararapat sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nanunugol na pinagpapala siya sa mga tao na pinagpapala rin. So, ang panata ay tinitignan ng Diyos sa kanyang mga tapat na tao. Pero pagdating sa bagong tipan, ginagamit ito ng mga pariseyo, mga eskriba, na tinuturo doon sa mga tao na mamanata kayo, gamitin nyo ang templo, ang langit, ang Panginoon din natutuan dyan. Pero hindi naman pinagbabawal ng Panginoon ng pamamanata. Sapagkat ang pamamanata ay tinitignan ng Diyos sa kanyang mga taong tapat. Tayo, parang batas yung ginagawa natin, kailangan tayo sa Panginoon kasi dapat ito'y panata natin. Sapagkat ito ang kaunting bahagi na binabalik nating pagpapala sa Diyos sa ating mga tinatanong. Kaya naman, minsan, ginagamit na ito ng maraming tao yung pamamanata para lang makuha siyang tapat. Papakita niyang tapat ako sa sasabihin ko, pahako ko sa iyo, cross my heart. Ganun. Huwag gamitin natin ang pamanata sa pagsisinungaling
para magmukha tayong katiwa-tiwala. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nalulugod siya ganun. Matthew 23 verse 16, ganito ang sabi. Sabi ng Panginoon, kabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay na nagsasabi, kung ipanumpa ninyo man ang templo, ginagamit pa yung templo ng Diyos, ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa ninyo man ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. Ginagamit ang Diyos sa ating panahon ngayon para sabihin na siya ay katiwa-tiwala. Hindi ganun. Kasi sa Old Testament pa rin, Leviticus chapter 19 verse 12, ganito ang pagkasabi, at huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng ating pangalan sa kasinungalingan. Sa gayoy, lalapas naman ninyo ang pangalan ng inyong Diyos na ang Panginoon. Kung tayo'y mangako, huwag natin gamitin ang Panginoon, pangalan ng Panginoon, sapagkat yan ay mali. Pero sa tapat na panata ng kanyang mga tao, tinitignan ito ng Panginoon. At ito ang panata ni Hana. Si Hana, hindi siya nagsinungaling sa kanyang panata. Kaya naman ang Diyos, tapat din na sumagot sa panalangin ni Hana. So ito yung tempting na panalangin ni Hana, bunga ng kanyang maluhang kalagayan. Ikalawa, bunga ng kanyang pagtiwala sa lakas ng Panginoon sa kanyang panalangin. At ikatlo, tempting na panalangin mula sa puso ng isang mananampalataya. Isa siyang mananampalataya. Verse 12 to 13, ganito ang sabi, habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. At si Anay, tahimik na nananalangin. Anin ang kanyang mga labi ang gumagawa, ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Kaya inakala ni Eli na siya'y lasing. Makita natin, ito'y isang totoong mananampalataya si Hana, sapagkat ang kanyang panalangin between her and God, isang mananampalataya. Ayun po yung ating dapat din sa quick time mananalangin, kausap natin ang Diyos, isang privilege na kausap natin ang Panginoon. Si Hana, nananalangin siya sa harapan ng Panginoon. Hindi siya nananalangin sa harapan ni Eli, na lingkod ng Diyos, kundi sa harapan ng Panginoon. Meaning to say, sarado ang isipan at dinig pakiramdam ni Hana sa kapaligiran. Hindi niya tinitignan yung kapaligiran kung sino yung mga tao niya, kundi siya'y nananalangin sa harapan ng Panginoon. Ano pinapakita rito? Si Hana ay hindi nananalangin ng pagkukunwari. Ito yung turo din ng Panginoon, Matthew 6 verse 5. Ang sabi ng Panginoon, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayo maging tulad sa mga pagkukunwari. Sapagkat ibig din ang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga pananagan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganito. So si Hana ay punong-puno po ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Pero may nagmamasid sa kanya. At ang nagpasid dito, mismong paring si Eli, pinagmamasid na. Si Hana, punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon. Ito naman si Eli, punong-puno naman ng punong-puno ng medyo siya, hindi siya naniniwala kay Hana. Verse 2 ang sabi, habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Pero sa atin, hayaan natin may makakita mga tao sa ating mga tainting na panalangin. Sarado tayo dyan sa isipan, sa ating paligid. Manalangin tayo sa puso talaga. Ang paglapit natin sa Panginoon,
huwag nating intindihin kung sino yung nakikinig, kung sino yung sumusubok sa atin kung magaling ba tayo madalangin, kundi focus tayo sa ating Panginoon. Sa pagkakitong si Hannah, talagang nanalangin siya mula sa kanyang puso. Tignan nyo, kung hindi mula sa puso, sa verse 13, siya na ay tahimik. Tahimik lang siya. Nananalangin. Sapagkat nananalangin siya sa puso. Tangi ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Napakasarap kong manalangin na labi na ang gumagalaw dahil galing sa puso. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Pero kung tignan mo si Eli, sabi ni Eli, say the same. Pero kung pumunta kayo sa Quiapo, kung sino yung mga nakalodge mo lang sa pinto, makikita natin na pakita tao talaga. Tapos kapakita pa yung tuti na mo noon. O, sa tao na ako nakalangin. Yung pinapakita yung tuhod. Ano? Pero dito, hindi ganun na nagpapa-showmanship. Ano? Tahimik na nanalangin, walang pagpapakita ng anumang sa mga tao, tanging mga labi at gumagalag siya, masindihin-masindihin yung puso ni Hannah na talagang gumagalaw ang kanyang mga labi. Ang tingin ni Eli, siya ay lasing. Walang tinig na narinig. Kundi ang tinig ng puso ni Hannah narinig ng Diyos. Tanging Diyos ang nakakarinig. So ito yung panalangin ni Hannah, yung kanyang tainting ng panalangin. Bakit? Dahil sa kanyang mabigat na kalagayan. Ikalawa, dahil sa lakas ng Diyos na nakukuha niya sa kanyang panalangin. At ikatlo, dahil isa siyang totoong mananampalataya. Kaya, tainting na panalangin ay nagkaluha din ng mga Kristiyano. Mga Kristiyano, na inaako ang kanyang sarili na walang naga siya magagawa. Maliban po ang Diyos ang tumulong sa kanya. Tulad ni Hannah. Wala siyang magawa sa Ekbenita, wala siyang magawa sa Mishnel niya, kundi tanging sa Panginoon. Yun ang dapat natin lagay rin na wala tayong magagawa kung hindi tayo mananalangin sa Panginoon. At hindi lang yun, tayo din na panalangin, nagagawa ng Kristiyano, kung ang Diyos lamang ang kumukuha ng pansin sa kanyang panalangin. At ikatlo, dapat buong pananampalataya rin sa ating panalangin. Sana, ngayong gabi, nananangin tayo ng taimtim sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ni Hannah na may liwanag ng mga aral na aming pong maaaring matutunan. Nawa, matuto rin kaming manalangin ng taimtim. Siya bagaman si Hannah ay puro-puro ng problema sa kanyang karibal, sa kanyang asawa, lalo na sa kanyang pagkabao. Hindi ganoon ang aming buhay, kundi sa aming pong Panginoon. Hindi malami na naranasan ng problema, ay maranasan din namin ibaba ang aming sarili na wala namin magagawa kung hindi ka nilalapit sa panalangin sa iyo. Nawa, maging taimtim din ang aming dalangin. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.